Isang magandang gabi po sa ating lahat. Muli po i-welcome sa ating pong Bible Study Online. Mula po dito sa God is Able Baptist Church sa Dagatan. At ngayon pong gabi tayo po muli magtatalakayan tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ating pong text ay nasa sa aklat po ng Hebreo chapter 12 verse 2. Kaya ito po ang sabi ng Bible. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang nilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan. At sa wikang English po, itong pagkakasabi. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ngayon pong gabi, ay muli ang pag-usapan natin ay ang Panginoong Hesukristo at ang topic po natin is Jesus, Finisher of Faith. Okay, medyo nahina po ang signal. So ito po ang sabi ng ating text. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So tonight po, ang ating pag-uusapan niya po, Jesus, the finisher of our faith. Tayo po muna manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po muli ang gabing ito. Sa sandali kami mag-aaral ng iyong salita, dalayan po namin na bigyan niyo kami ng magandang signal at maging ang mga makikinig niyo rin pong pagpapalain. At po sa pagkukulang at kalabisan, purihin kasi yung kabutihan sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ngayon pong gabi, muli po isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. So ang ating pag-usapan niya po ay Jesus, the finisher of our faith. So ang aklat po ng Hebreo chapter 12 ay tumutukoy po sa ito po ay pagdidiin pa rin sa continuation ng chapter 11, okay, tungkol po sa heroes of the faith. So, may binanggit po kasi rito si Jesus Christ ang author and finisher of faith. Yun yung salitang author, pag sa word na author po, ang ibig sabihin po niyan ay chief, leader, and prince. Okay? Pag sa pong author, one takes the lead on anything, pioneer, predecessor in matter. So, pag sa pong author, di siya yung nangunguna. Siya yung one who takes the lead. Captain. Sinilip ko naman po yung meaning ng word na finisher. Ano po ang kahulugan ng salitang finisher? Bakit si Kristo ay tinawag na the author and finisher of faith? Anong ibig sabihin ng finisher? Yan po yung galing sa salitang Grego na teleotes. Okay? Teleotes. Na ang ibig sabihin pala po niyan sa salitang Grego, sa original pong lingwahe, ay perfector or perfecter. Taga-perfect ng isang bagay. One who has in his own person raised faith, okay, to its perfection. Another meaning po ay the highest example of faith. Pagsabing finisher, siya yung pinaka-highest example of faith. Another thing ay pagsabing finisher, the completer or the consummator of faith. Ang ito po kasing salita ito yung minsan lang nabanggit po sa New Testament, yung ganitong salita, yung author and finisher. Meron pa ding alpha and omega, pero yung wordings, at least yung mismong wordings na author and finisher of faith, yan po yung minsan lang po nabanggit at sa aklat pa po yun ng Hebreo na ating pag-aaralan po ngayong gabing ito. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay, bakit tinawag si Kristong the author and finisher? Bakit siya tinawag na finisher of faith? At muli pag sabi pong finisher, the perfector. Okay? The highest example. So, puntahan na po natin yung point number one natin. Okay? Bago po mawala ang signal ulit. So, number one,
When we say si Jesus ay finisher of faith, ang ibig sabihin po pala nito ay He is the highest example of faith. He is the highest example of faith. Kung ating pong babasahin ang Hebrews chapter 11, alam po natin ang Hebrews chapter 11 ang tinatawag na the hall of faith. Okay? Kung merong hall of fame sa mga basketball player o sa sports, merong walk of fame sa Hollywood, merong hall of faith sa Bible. Ito po ay listahan ng mga tao na nabuhay bago tayo dumating sa mundong ito, na mga kakaiba ang kanilang mga nagawa dahil sa kanilang pananampalataya. Okay? So sila po ay mga tao na kakaiba ang naging buhay because of their faith. Na kahit hindi pa nila nakikita ang isang bagay, dahil inuutos ito ng Diyos sa kanila, ito'y kanila pong ginawa. Okay? So, ang chapter 11 ay ating mababasa mula kay Abel. Okay, marami po yung pag inyo pong binalikan ang inyong Bible from mula kay Abel hanggang doon sa mga nakalista rito. Ano ba't sabi ng writer? Kukulangin ang panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jephthah, kay David, kay Samuel, at sa mga propeta. So sabi ng writer ng Hebreo, mahirap isa-isahin yung mga buhay ng mga grabe ang pananampalataya po noong unang panahon. Ngayon po yung ganito, pag sabing, di nakalista po sa chapter 11 yung mga tao na talagang example din natin pagdating po sa pananampalataya. Pero alam niyo po, hindi inilista doon sa chapter 11 yung kay Jesus Christ. Kumbaga parang siya'y napabukod. Napalagay po siya sa chapter 12. Okay, sa chapter 12, kumbaga hindi siya in-include sa listahan ng Hall of Faith. Okay? Dahil si Kristo ang greatest example ng faith. Okay? Si Christ ang greatest example of faith nung pagsampalataya sa Diyos. Kaya kung yung titingnan po, sabi sa Biblia, looking sa verse 1 ng chapter 12, yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa atin. So, ang binabanggit po dito yung having so great a cloud of witnesses, i-imagine niyo po ang inyong sarili na kayo nasa sa isang arena, para halimbawa ay Cuneta Astrodome o kaya ay yung laro ng mga basketball dito sa Pilipinas, ikaw ay nasa sa gitna at ikaw ay naliligid ng marami na kaupo doon sa mga benches, sa mga upuan doon sa taas, at naliligid tayo ng mga taong nabuhay po sa pananampalataya. Pero alam niyo po, inilayo ng writer ng Hebreo, bagaman binanggit yung mga clouds of witnesses, meron siyang ini-highlight talagang person. At ang sabi ng Bible ay, ito yung natalakay namin ni Pastor minsan, ang sabi, not looking unto Paul or looking unto these persons, but ang sabi, looking unto Jesus. Why? Bakit looking unto Jesus? Kasi po, He is the author and finisher of faith. Pag sabing finisher, siya yung highest example. One of the meaning of finisher is to set the highest example. Okay? He is the highest example. Kumbaga sa takbuhan, ay talagang halimbawa naman niya yung nakatapos sa takbuhan. So bakit po si Kristo tinawag kong finisher? Kasi siya po yung highest example. Tayong mga tao po, tayo may mga tinitingnan, kakatuwag si kapatid na ganon, ang husay sa pananampalataya, kasipag, kamasunurin, nakakatuwa kung may makita tayong mga halimbawa sa pananampalataya. But ito po ang inyong tatandaan, hindi po sila ang finisher of our faith. Ibig sabihin, hindi sila yung highest example na ating titingnan. Opo, kasi dyan po minsan nagkakaproblema. Halimbawa, yung ating tinitingnan ng mga tao, okay, ay biglang nagbago ang ugali sa atin. Akala ko baga na may kakabait niyang si brother na gayan. Akala ko baga na may kakabait niyang si sister na gayan. Akala ko baga si pastor ay kakabait. Ay biglang nagbago. Kaya po, ito ang biling-biling sa atin ng Bible. Looking unto Jesus. Why? Because He is the author and finisher of faith. Ibig sabihin po, yung ating pananampalataya, okay,
Ang ating pinakapagsasaligan nito, ang ating pinakamodelo nito, ang ating pinakahuwaran na dapat tularan ay hindi po ang kung sino mang tao. Bagaman gaano man sila kahuhusay at sila pwedeng ihilera sa Hall of Faith, they are encouragement, yes. Pero ang sabi pa rin ng writer ng Bible, looking unto Jesus. Yes, looking unto Jesus po dapat tayong lahat. Because He is the author, Siya ang may akda, at ang sabi sa Tagalog ay Siya ang sumakdal ng ating pananampalataya. So kaya po number one na ating dapat maunawaan, sa Hebrew 11, Jesus Christ is not listed there kasi Siya ay higit, hindi Siya kakategory nang nasa sa chapter 11. Apo, hindi po sa ka-level nang nasa chapter 11 ang Panginoon ay hindi ka-level. By the way, ang aklat po ng Hebreo ay nagpapakita laging Jesus Christ is greater than. Di po ba sa mathematics merong greater than, okay, and less than. Sa mula chapter 1 pa lang, pinakikita na po doon na si Christ is always greater than Moses, greater than the angels, greater than Melchizedek, greater than sa mga prophets and angels, and etc. Dito naman sa talatang ito, ating mapapansin, Jesus is greater than even the people in the Hall of Faith. Okay? Ang Panginoon ay higit pa rin mataas kesa sa ating mga hinahangaan. Kaya na, alam niyo po, napakamali nung mga taong nag-venerate or nagalang sa mga saints. Opo, napakamali na ikaw at ako ay magkaroon ng tayo manalangin kay Saint Peregrine or kay Saint Monica or kay Saint Claire o kay Saint Veronica o kay Saint itong mga Santo Tomas, okay, San Lorenzo. Hindi ka dyan tatawag. Why? Maging yun yung nakalista sa Bible ng Hall of Faith ay hindi sabing looking unto them, but looking unto Jesus. Why? Because Jesus Christ is the highest example of faith. So kung tayo merong nais i-admire, meron po tayong nais tularan, ang itinuturo po ng Bible na ating titingnan, mga minamahal na kapatid at kaibigan po, wala iba kundi ang Panginoon, Apo. Kasi pag sa tao tayo tumingin, tayo ay mapapamali ng lakad. Tayo mapapamali ang ating isip, mapapamali ang ating damdamin. Kaya let's look unto Jesus. He is the finisher of our faith. Okay? So kaya po mga minamahal, ang first point natin, anong ibig sabihin na siya finisher of faith? It means to say that Jesus is the highest example of faith. Okay? Okay? Siya ang highest example of faith. Okay, so number two. Number two pong ating makikita, basahin ulit natin yung ating talata, Hebrew chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Okay, number two na atin pong dapat makita. Bakit si Christ ay tinawag na finisher of faith? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po na siya ang highest example of faith. Number two, siya ang highest energizer of faith. Okay, highest energizer of faith. Why? Pag sabing energizer, nagbibigay po ng lakas. Okay? Yung isa, halimbawa. Ikalawa, pag sabing the finisher of faith, kasi ang ibig sabihin ng finisher, perfector. Okay? Taga-perfect. At siya yung nagko-consummate. Siya yung nagbibigay ng lakas. Kaya tingin po, sa Hebrew chapter 12, ang sabi, mas nang si Jesus na sumakdal ng pananampalataya na dahil sa kanyang kagala, na dahil sa kagala ang inilagay sa harapan niya, nagtiis. Inyo pong tingnan yung salitang endured, nagtiis. Tapos sabi doon, nagtiis ng krus, ni walang bahala ang kahihiyan. May dalawang bagay po tayo makikita rito. Sabi doon sa verse 2, endured sa English, or nagtiis. And then yung word na shame, kahihiyan. Yan po yung mahirap tiisin sa buhay na ito. Yung kahihiyan, may dalawang bagay na mahirap, yung magtiis at humarap sa kahihiyan. Okay, mahirap po yan. Kaya nga pagka nakita natin bukas ang ating zipper, tayo nahihiya. Pagka tayo nadulas, tayo ay nahihiya. Okay? At saka yung pagtitiis. Tayo may sakit, ang hirap magtiis.
Pero ano pong bilin pa rin ng Bible sa atin? Ano yung mag-e-energize sa ating pananampalataya? Ang sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher. Finisher means the one who is the highest energizer of faith. Balikan natin ulit chapter 11 ng Hebreo. Ang dami rong nakalista na pwede maging encouragement sa atin. Kaya sabi ng Bible, kahit yaman nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi na parang ulap, like a clouds, okay? Pero sa gitna ng clouds na yan, merong liwanag na mas matingkad pa doon sa mga ulap na yan. And that person is Christ. Mga minamahal, dadaan po tayo sa mga time ng endurance and suffering or shame. Dadaan po tayo dyan. Hindi maaaring hindi. Sabi ng verse 3, dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Pag po tayo ay may mga kahirapang nararanasan sa ating pamilya, sa ating kapartner sa buhay, sa ating personal na buhay, inyo pong tatandaan, lagi nating babalikan ng Panginoon dahil siya po'y nagtiis din. Okay? Siya po'y nagtiis din. Kaya kung meron magbibigay sa atin ng lakas, ay yung personang dumaan na rin sa ating dinaanan. Opo. Kumbaga, magaling daw magpayo sa nagkaaway ng mag-asawa at nagbate, nag-aaway ng mag-asawa yung nakaranasin nag-aaway sila. Okay? Magaling magpayo sa isang anak na naging pasaway, naging sumapasaway, yung anak na naging pasaway din, pwedeng mangyaring gamitin ka mas powerful. Ngayon, bakit si Kristo ang energizer of faith? Bakit siya finisher? Kasi siya yung energizer of faith. He is the highest energizer of faith. Sabi po ng verse 4 ng chapter 12, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubuang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. So pinapakita rito na ang Panginoon sa Kristo, ating tingnan, dahil siya talaga yung makikita nating source ng ating energy para sa pananampalataya. Yung word na endure, suffer shame, despising the shame, endured, nagtiis po siya. So, tayo ba may tinitiis? Yes, pwedeng yun yung sakit physical, sakit emotional, or finances. Alam niyo po, lahat ng ating pwedeng daan ng sakit sa buhay nito, yung pain, ay nadaanan ng ating Panginoon. Opo, nadaanan po niya. Kaya sabi nga ng Bible, naiintindihan niya tayo. Okay, nauunawaan po tayo ng ating Panginoon. Kaya ang tawag sa kanya yung finisher, kasi pagka ikaw ay nanghihina, tayo ay nanghihina, dadaan tayo sa panghihina, when we look unto Jesus, at ating nakitang natapos din yung takbuhin, okay, the finish niya ang race, ibig sabihin, ma-energize po tayo doon. Kung bagay nakaka-encourage na ba, ay kinaya nga niya, ay di kakayanin ko din. Ibig sabihin po, when we look unto Jesus, okay, when we look at the Lord Jesus Christ, He is the finisher of our faith. Ibig sabihin po, He is the highest energizer of our faith. Nehemiah 8:10, di ba? Kinakanta mo natin yan. The joy of the Lord is my strength. Okay? So, ang ating Panginoon sa Kristo ay very joyful. Meron siyang joyful endurance. Sorrowful yet rejoicing. Nang siya po'y nagpunta sa krus. At pag ating siyang titingnan, when we look on Jesus Christ, tayo po'y mai-encourage sapagkat sa totoo, yung ating namang pakipagbaka, laban sa ating pumapagtitiisan ng mga problema, ay hindi naman tayo tinatamaan pa ng dugo, hindi pa tayo nagiging bloody ang ating ginagawa. Kaya lalo pong tayong ma-energize when we look unto Jesus Christ. Okay? Tinyo po, si Pedro, bakit magkasal lumubog nung nakakalakad na siya sa tubig? Nawala ang focus niya kay Jesus Christ. Kaya sa atin din pong mga mananampalataya, sana tulungan tayo ng Panginoon na pagka tayo ay may mga sufferings, tayo ay may mga endurance in our family, in our health, in our finances, in our relationships, marami po yan eh. Nawa ay we need to focus on Jesus Christ because He is the highest energizer of our faith. Kaya natin matatapos ang pananampalataya. Kaya ko kayang tumagal sa pananampalataya. Hindi mo kaya sa sarili mo. Hindi ko kaya sa sarili ko. Ang kayang tumapos ay yung nag-umpisa ng ating pananampalataya, which is also the Lord Jesus Christ.
Okay? He is the author and finisher of our faith. Kaya po napakahalaga, mga minamahal na, we need to focus on Christ. How to focus on Jesus Christ? Look at His Word. Okay, lagi po nating basahin ang kanyang salita, lagi natin siyang kausapin, at sa lahat ng sitwasyon ay ating makita na faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kung bagay yung ating nakikita ay kabaligtaran ng ating ina-expect, still believe that the Lord is in control at laging maganda ang plano niya higit sa plano natin. Lagi namang ang plano ng Diyos ang mas higit. Kaso nga lang po, we need to look at Jesus Christ. Kasi pagka ang titingnan lang natin yung, kung ang titingnan lang ang Panginoon kasi yung kanyang cross, ay death penalty lang eh, nakita niya. Pero he looked beyond the cross. Nakikita niya yung mga taong maliligtas, nakikita niyang maluluwalhati ang Ama, mapaparangalan siya ng mga taong kanyang ililigtas, at nakita niya yon yung joy. Okay? Of joy of obeying the Father, the joy of salvation ng mga mananampalataya, the joy of heaven. Okay? And because of that, na-energize siya. Natapusin ang kanyang dapat tapusin. Okay? At tayo rin po siya sabihan today na look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Okay? Siya yung ating highest energizer. Okay? So, and yan po yung nakalagay sa Bible sa verse 4, verse 2. The author and finisher of our faith. Okay, siya yung finisher of our faith. And finally, number 3. Pag sabing finisher of our faith, ibig sabihin po niyan, he is the example of faith. The best, the highest example of faith. He is the highest energizer of faith. And finally, the highest endpoint of faith. The highest end... Nawawala po. Okay. And finally, number 3, Jesus Christ is the highest endpoint of faith. As I said, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Imagine niyo po yung sarili na sa isang takbuhan. Isang marathon or triathlon. Okay? Ano ba ang nasa sa isip ng isang tumatakbo sa isang marathon? Ano ba ang iniisip ng nasa sa triathlon? Yung mayroong tatakbo, magbabike at lalangoy. Ano ba ang nasa dulo po ng isip nila? Meron silang endpoint, meron silang reward na nasa sa dulo. Yung compensation, a grand prize na tinatawag. And sa basketball, gusto nila yung trophy, yung maraming mga confetti. So, they are playing with the endpoint in mind. They are fighting with the endpoint. Meron silang iniisip na agad. Okay? Na kaya ko ito gagawin ay dahil nun. Okay? Behind every action is a motive or a goal. Alam niyo po, bakit sinabi ng Bible na Jesus Christ is the author and finisher of our faith? Why? Because the bottom line is this. Dapat ang endpoint ng ating faith is Christ. Ano ba yung sinabi ng endpoint? Siya yung consummation. Siya yung completer. Kumbaga sa omega, teleos, siya yung purpose. Alimbawa po, ang ibig sabihin, bakit ba tayo niligtas? Anong endpoint ng ating salvation? Bakit tayo inelect? Bakit tayo regenerate? Bakit tayo ginastify, sinasanctify? At bakit tayo i-glorify? Okay, bakit yan gagawin ng Diyos lahat? Anong endpoint ng kanyang plano? It is Christ. Kaya pag sabihin, He is the author and finisher of the faith, yung nasa Hebrews chapter 11, lahat ng kanilang bottom line is about kay Christ. Ang takbo ng kanilang buhay ay maging lalong kahawig ni Jesus. Kaya pong sabihin, author and finisher, parang ang finished product. Okay? Ano yung expect mong finished product ng Epson? Ay di printer. Ano yung expect mong finished product ng Republic Cement? Ay di semento. Anong ina-expect mong endpoint ng mga quarrying? Ay di sirang kalsada. Hindi naman. Yung mga graba at saka mga aggregates. So, ano ang ina-expect mong ipoproduce ng Samsung? Ay di mga gadgets or yung mga technological advances. So, bakit si Christ ang author and finisher of faith? Kasi ang finished product of our faith. Okay, ano bang tinatakbo ng buhay natin bilang Kristiyano? Ang finished product isang araw ay ang Panginoong Jesus mismo. He is the endpoint of our faith.
Kaya may kanta nga po sa young people, diba? He's still working on me to make me what I ought to be. What we ought to be. Okay, ano ba yung dapat maging ako? Okay, ano ba yung finished product ng buhay ko? Kung buhay ko ito bilang Kristiyano, ano ba ang end point nito? Bakit ba nagpakamartir yung mga nasa Hebrew chapter 11? At bakit naman ako sa kasalukuyan ay magpapakabehave din at magpapakatino at susunod sa Panginoon? Anong end point nito? Okay? Ano ang teleos nito? Anong design nito? Anong dulo nito? Alam niyo po, ang end point pala ng ating buhay pananampalataya? It's Jesus Christ. He is the finisher of our faith. Na ang sentro ng ating pananampalataya, yung uuwian ng ating pananampalatayang binigay din ng Diyos sa atin at ating patuloy na pinalalago at pinalalago niya din ang kanyang biyaya, ay siya mismo. Kaya tingin po, doon sa ibang talata ng Bible, Efeso 5, by 16 at by 17, tingin po nakalagay sa Bible. Tingin po silipin sa inyong mga Bible. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal, walang kapintasan. Tinyo, anong gusto ng Diyos na maging kamukha tayo? Dapat daw tayo bilang church ay nakalagay din eh, maluwalhati, walang dungis, walang kulubot, banal at walang kapintasan. Bakit yun ang kanyang gusto? Kasi yun siya. Okay? Yun siya. Okay? Yun ang ating Panginoon na dapat ay yun ang end point ng ating faith. Kasi ang author and finisher of our faith. Kanina po sa klase namin, napag-usapan namin ng konti yung ano kaya hitsura natin sa langit? Hindi ko alam. Well, I don't know. Yung sa glorified body natin. But one thing I know, na hindi na totoong issue ang ating mga pagmumuka doon. Okay? Hindi ko alam kung anong sagot talaga ng Bible dyan. Ang tiyak ko po ay pagdating sa langit, ang focus natin ay hindi ng ating taleng, ang ating tangos ng ilong, ang linaw ng ating mata, kulay ng ating mata, arrangement ng ating ngipin, tayo ba may abs doon o ano ba, o tayo ba sexy. Hindi din ang focus doon. Kasi ang focus ng faith ay hindi tayo. The focus of the end point of our faith is Jesus Christ. Kaya tingin po, gusto niyo maiharap ang church na walang kapintasan, walang dungis, walang kulubot, banal, maluwalhati. Why? Because Christ is like that. Okay? Kaya tingin po, ating silipin doon sa isa pang talata, Efeso 4. 13. So sa 11, binigyan po tayo ng propeta dati, evangelista, pastor, apostol, ibay pastor at mga guro. Anong purpose? Sa ikasasakdal na mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Anong purpose? Verse 13. Hanggang, ito po yung layunin, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Na ano? At pagkakilala sa anak ng Diyos. Okay, makilala siya, manampalataya, makilala siya. Hanggang sa lubos sa paglaki ng tao, mag-mature po tayo, lumaki tayo sa pananampalataya. Ano ba ang dulo ng paglaki ng pananampalataya? Paano ko nasasabing nalaki na ang aking pananampalataya? Ako ba ay nataba? Ano bang nangyayari pag nalaki ang pananampalataya? Sabi, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, fullness of Christ. Ano yung sabi mo nun? Alam mo ang mangga pag nagmamature na nabunga na at ang bunga niya ay mangga din. So, ganoon din po. Kung si Kristo ang ating sinampalatayanan, He is the author of our faith. At ang faith na yan, pagka living faith, buhay na pananampalataya, yan po'y lalaki. At ano kung merong root of faith, merong fruit of faith. Ano yung fruit? Yung totality ng fruit of faith natin, Christ-likeness. So kaya si Christ ang author and finisher. Siya yung beginning, siya yung seed na napatanim sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na spirito. At dalang binhing ito'y buhay, ito'y lalaki ng lalaki at isang araw, kahawig na natin ang kanyang anak na si Jesus. That's the fullness of our faith. Hindi yung marami lang tayo alam sa theology, o matagal akong Baptist, ganari ang aking giving, ganari ang aking blah blah blah. Well, those things are indicators that Christ is growing in us. Pero ultimately,
Ang pinaka-endpoint po ng ating pananampalataya, why Christ is called the finisher of our faith, siya yung epitome, siya yung pinaka-goal, siya yung endpoint ng ating pag-attend. Ba't tayo nagpamembro? Okay, bakit ka naging membro ng church? Para kay Kristo. Bakit ka nagmamature? Para maging kahawi ni Kristo. Bakit ka naglilikod? Dahil yun ang gawain ng Panginoon sa Kristo. Bakit tayo nagmimission o nangangaral? Para rin kay Kristo. Bakit tayo sumasamba? Dahil ni Kristo. Bakit tayo nagbibigay? Money. Because of Christ. Bakit tayo ay magpa-family? We got to, into marriage and raise a family. Because of Christ. In short, talaga si Kristo ang author and finisher of our faith. He is our first and final motivation, and He is our, siya yung magiging tayong kahawig niya isang araw. Okay? Pero sa ngayon po hindi pa, kasi may mga ugaling asal pa rin tayo eh. Pero hindi na tulad ng dati dapat. Okay? Bagaman tayo may mga saltik pa rin o kayo mga temper nating sala, but nevertheless, iba na tayo kumpara sa dati. Why? Because God is working on us. We are under construction. Okay? At ang finished product nitong construction na ginagawa ng Diyos is the image of His Son Jesus Christ in us. Okay? Kaya po ngayon pong gabing ito, ang ating pag-aaral ay Jesus, the finisher of faith. Pag sabing finisher, He is the example of faith, the highest example of faith. Number two, Christ is the highest energizer of our faith. And number three, Christ, Jesus, is the highest endpoint of faith. Kaya sa author and finisher, wala tayong idadagdag sa kanya. Okay? Siya ang nagbigay nito, siya rin ang tatapos po nito. Okay? Totoo po yan, tita. Nadaan ang mga ganyan. But ang good news, may glorification in Christ. Ibig sabihin, He is the finisher. Hindi tayo. Okay? Aayusin niya tayong patuloy. At lalo tayong maayos pag dumating na ang panahon ng pagtawag niya sa atin sa langit or in rapture, lalong higit pagka na-glorify na tayo. Okay? In His coming. So, ibig sabihin, hindi bigo ang Diyos sa kanyang plano. Sa kanyang niligtas, siya ang nag-offer ng faith natin. Siya ang object of our faith. He is the energizer of our faith. And He is the endpoint of our faith. He is our example na dapat tingnan. Nanghihina tayo, kay Kristo pa rin tayo tumingin. At ang bottom line, ang dulo, magiging kahawig din tayo ng ating Panginoon isang araw. Okay? Dadating po yan sa lahat ng tunay ng mga naligtas. Kaya salamat po sa inyo pong pakikinig ngayon pong gabing ito. About our lesson on our Lord Jesus Christ. Kaya ang hamon po ng Biblia, huling talata natin babasahin yung ating text, Hebreo chapter 12, verse 2. Sabi ng talata, muli dito tayo magwawakas sa verse mo ito, looking unto Jesus, the author and finisher of faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ngayon pong gabi, ay may the Lord Jesus Christ be the center of our faith. May He be the first and final motive of our faith. Tayo po ay mag-pray. Heavenly Father, thank you po sa gabing ito. Salamat po sa mga nakapakinig at makakapakinig ng lesson ito about kay Jesus Christ. Help us, Lord, na siya ang maging highest example ng aming pananampalataya. Help us na siya ang maging energizer ng aming pananampalataya. And help us na ma-realize patuloy sa aming buhay na siya ang endpoint, siya yung desire. Siya dapat yung makita sa aming buhay habang tumatagal kami sa buhay pananampalataya. Samahin niyo po kami, Panginoon, at pagpalain ang lahat ng kapatid at kaibigang nakapakinig ngayong gabi. Bless mo kami sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi pong muli at God bless sa ating lahat.